Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Sa ngayong episode na to ay pag-uusapan natin ang isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating matutunan sa pagmamanok. So ang ating topic ngayon ay ang mga magagandang katangian o karakteristik ng mga bloodline ng ating mga manok na dapat natin imintin. So unang-una, ang bloodline natin na mga karakteristik nila ay dapat game sila, yung matapang, yung hindi basta-basta tumatakbo sa mga labanan. Isa po yun. Pangalawa, maganda ang kanilang cutting. So dahil po yan po ang magpapanalo sa atin kung maganda ang kanilang cutting ability. Pag wala pong cutting, so malabo pong manalo sa mga labanan ang mga manok na mahina ang cutting. So pangatlo na karakteristik, yung mautak. So mayroon na tayong medyo matapang, maganda ang cutting, mautak, yung hindi basta-basta sumusugod, marunong umilag at marunong magpalampas ng palo ng kalaban. So yan po ng mga karakteristik ang maganda, mayroon tayo noon. Ang pang-apat na good characteristic ay yung may power, malakas. Malakas sila. So mas maganda pag malakas, dahil pag malakas, so madali lang po nilang madumina ang kalaban dahil sila malakas at hindi sila basta-basta ma-overwhelm ng kanilang mga kalaban. So isa po 'yan sa mga characteristic na maganda. Ang sunod na karakteristik ay kung maari yung mataas lumipad at malakas sa liparan. So meron naman iba na hindi lumilipad pero talagang magaling lang sila mag-abang. So okay pa rin yun, pero para sa mga gustong mag-commercial na gusto nila ng pang-show talaga na mas mabili, mas prepare talaga ng iba yung husay sa liparan. Pero mayroon naman talagang ibang mga manok na mahusay sa liparan pero hindi naman matalino, malamang yun natatalo dahil lipad lang sila ng lipad, ng halong wala silang gaanong direksyon, hindi marunong maghintay. So yun ay malamang matatalo pa rin. So kaya kailangan siya may kombinasyon ng matalino, yung utak maglaro, mataas, yung mataas malipad, lumipad. So ang sunod na karakteristik na gusto natin na meron tayo, yung mabilis. So mabilis silang gumalaw. So mabilis umilag at mabilis mag-counter punch, ang kanilang counter attack. So para madali nilang matalo ang kanilang kalaban. Isa sa mga magandang karakteristik din na dapat sa ating, na mayroon tayo na ating linyada, yung mga manok na hindi marami kong umilag. May ibang manok na umiilag hanggang 3, 4, 5, hindi pa gumaganti. So maganda ang manok na isang ilag lang, counter attack agad. So, marunong mag-counter agad at mabilis kumounter. Yan po, isa sa mga good na karakteristik na gusto natin. So yan po ang mga karakteristik na dapat ninyong mamintin na meron sa inyong linyada, dahil pag wala ang mga karakteristik na yun, medyo mahihirapan tayo sa mga labanan, lalong-lalo na pag mapasabak tayo sa mga big time na mga kalaban. So kailangan talaga natin na meron tayong mga ganun na karakteristik ng manok. So pero ang lahat ninyon mga kasabong, talagang mahirap pagsamahin sa iisang linyada. So kaya kailangan natin i-cross ang mga linyada na mga paibat ibang linyada para ma-achieve natin ang ganong karakteristik. Medyo mahirap talaga sigurong maging 100% na makuha natin ang lahat ng mga karakteristik na yun. Dahil trial and error ito ang ating ginagawa. Minsan siguro
medyo masiswertiin tayo at ma-achieve natin yun. Pero mahirap talaga. Pero sa mga nabanggit kong karakteristik, dapat halos siguro kung meron ka mga tatlo hanggang apat na karakteristik na meron ang iyong manok na ganun. So medyo mataas-taas na ang tsansa nating manalo. Lalong-lalo na siguro kung lahat ng karakteristik ng manok na nabanggit ko ay nandun na. So siguro parang mahihirapan na siguro ang ating mga kalaban kung makagawa tayo ng ganun karakteristik ng manok. Na sa akin naman tingin, medyo malapit-lapit po na sa imposible na magawa natin ang perfect talaga. Dahil ako'y naniniwala pa rin na wala talagang perfectong kombinasyon ng manok na ating magagawa. Dahil minsan mayroon tayong ganitong karakteristik pero medyo kulang sa isang namang nabanggit na karakteristik. At kung ma-perfect na natin siguro ang ganun na karakteristik ng manok, halos lahat ay nanun na, yan siguro ang pagkakataon na wala nang lalaban sa atin at hindi na tayo pasasalihin dahil hindi na tayo matatalo. Yan lang po ay mga guidelines, mga kasabong, para kung gusto natin manatili sa larong ito at tayo ay mamayagpag ng mga sa ating mga laban, hindi man natin masasabi na palagi tayong mananalo, pero at least andun tayo palagi sa tawag natin magandang kalagayan na kahit kung mga score ay nasa 10, kahit nasa 7 to 8 lang tayo, maganda na yan mga kasabong. So hanggang dito lang muna naman tayo mga kasabong. At ako'y samantalang magpapaalam na naman sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. So bago tayo magpaalam, ay magsa-shout out tayo sa ating mga magiliw na mga subscriber. Shout out sa Biggie Biggs Apparel Facebook, na nasa Facebook page. Meron po sila mga produkto doon at pwedeng suportaan ninyo ang produkto ng aking sister-in-law at ang kanyang pamangkin. Pwede kayong bumili ng mga produkto doon. Shoutout din sa aking mga kaibigan kina Dondon Garcia, kay Conrad Dariosa, Eugene De La Torre, Julius Panunselman, sa aking kaibigan na si Migo Otik Orrupia ng Golden Idol Game Farm. Shoutout din sa kay Noel Noel na aking kumpare na nasa Canada at sa kanyang kapatid na si Danny Noel. Shoutout din sa kay Junjun Dublan ng Canada. At shoutout din sa aking matalik na kaibigan noong high school pa na si Marcelo De Salis. Miss na kita Brad. Matagal na tayo hindi nagkita. Shoutout din sa kay Alindas Harvey Amaya, kay Lito Maglinis, kay Ulan Orsalis. Hanggang dito na lang muna tayo mga kasabong. Sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment nyo na lang po sa aking dito sa comment section para ma-shoutout kayo sa aking susunod na mga video. Sa mga bagong nga pala naligaw dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe na rin po at paki-like at paki-share ng aking mga video. Ako po'y nakikisuyo sa inyo na sanay huwag na ninyong i-skip ang mga ads na lumalabas sa aking mga video para naman meron tayong kunting kita dito sa ating ginagawa sa aking YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang dito na lang muna tayo mga sabong, hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. At mabuhay po lahat kayo. Happy weekend po mga kasabong.